ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-ganchilyo. Mag-ganchilyo ng headband like this. Headband crochet. Panoorin nyo na po. First time mag-ganchilyo. Pero nung lagi naman ako nag-ganchilyo kasi kahiligan ko nga kasi yung gantong headband, yung mahilig ako sa headband. Yan siya. Depende sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo gawin. Basta may tali nyo siya dito sa likod. Yan siya mahaba na. Basta yung pwede mo na lang siyang itali yung ano. Binadali mo sa likod. Pag pwede na siyang itali, kasi na sa yung ulo or sa para sa mga sa baby nyo, ganun. Medyo maliit lang pag sa bata. Diba? Pag sa ating mga may ano na, malaki na yung ulo. Hindi ibig sabihin na malaki na. Ano. Dapat yung maitatali mo siya sa likod. Tapos ngayon, iyaan na natin siya ng magano tayo ng double crochet. Ito nga pala yung gamit ko. Isang roll na ganito. Hindi mo pa mauubos yung isang roll na ganito. Gaganyan mo siya. Then, papasok mo siya sa unang chain. Then, lalabas mo. Ganyan. Double crochet. Ganto ulit. Then, sa susunod na chain. Ilalabas mo siya. Tapos yan. Hanggang aabot siya dito. Pag natuto ko naman na mabilis naman na siyang gawin. Lalo na pagka nasa puso mo yung paggawa. Ako hiling ko kasi yung mga ganito pang hikay. Kahit na wala akong anak na babae, mahiling ako sa pang hikay. Parang ganyan siya. Has dire-diretso na siya dito. Malapit na siya matapos. Malapit na matapos yung tali. Tali sa ulo. Yan, tapos na. Then, bubupitin na natin siya. Bubupit natin siya. Lock natin para hindi matanggal yung sa pagkakabukod. Yan.
Pwede natin yung mahuli yung dalawa na yun. Para mas matibay, hindi siya matanggal. Kasi pag natanggal yan, dire-diretso yan matatanggal. Pwede na, di ba? So ngayon, ang gagawin natin is tanggalin natin yung talo. Susunod natin yung ribbon. Gagawa tayo ng ribbon. Ganun din ulit, gagawa tayo ng slip knot. Then, magchichain tayo. Pero hindi na siya ganun kahaba. Yung parang ganyan lang sa ribbon. Kung ano yung gusto nyo, kalaki din. Kasi pag parang ganyan siya, ribbon siya ganyan, tatali natin siya sa gitna. As the double crochet din natin siya ganyan. So ngayon, tapos na natin yung 4 rows, apat na linya. Kasi kanina sinabi ko is tatlong linya lang. Kasi pag tatlong linya lang is napakalit yung ribbon. Kaya ginawa ko is apat na linya. And gugupitin na natin to din. Ilalak natin. Tali natin siya dun sa may pinakahuli. Para hindi siya matanggal. Yan. Yan itong mga sobra, isigupin nyo natin. Kaso sure nyo lang na hindi siya matatanggal talaga. Kasi pag natanggal yung isa niya, is lahat matatanggal. Ngayon, kailangan natin ng karayom. Karayom, tsaka lalagyan natin ng butones. Yung parang ganito sa gitna niya. Kung ano yung gusto niyo, kung malaki o yung maliit, nasa sa inyo na yun kung ano yung babagay nyo sa ribbon na gagawin nyo. Gano tayo ng karayom, tatahiin natin, tapos yung butones. Aso yung karayom nyo, make sure na malaki yung butas niya para may pasok nyo yung, eto. Tapos ang gagawin natin, is ihuhulma natin siya ng ribbon. Yung alam niya na pantay siya, ganun. Then, dito, i-ano natin siya. Tatahiin natin para hindi siya, para humulma siya ng ribbon. Inuulit ko po, hindi po ako professional na nanggaganjilyo. Bali, sinishare ko lang po kung ano yung kaya ko. Para sa atin lang naman to, kung para hindi na tayo bumili ng
para sa mga kids natin, mga anak natin babae, ganun, mga anak ng babae. Kayo na lang gumawa pag wala na kayo. Hindi naman kayo ganun ka-busy. At least, ma-enjoy nyo pa, ma-happy, ganun. Then, gugupitin natin ito dahil itatali natin siya. Natin. Make sure na may pang tahi kayo mamaya. Didikit natin siya doon sa ano. Ito na yung tali natin kanina, yung mahaba. Kailangan yan natin siya ng ganyan. Antayin natin. Tapos po. Yan. Antayin na siya. Yan. Yan dito sa head nyo. Tatali nyo. Yan. Kung dito siya mismo, dito sa may ano, yan, dito niya tatali, kaya ito yung ano yung part para itahi yung ribbon. Tapos siya, lalagay natin siya dyan para itahi, tatahin natin. Yan po siya. Ganyan. Then, tatahin natin siya mismo dun sa tali na mahaba. Ngayon, i-attach na natin yung botones. Ang ginawa ko kanina is ito. Itong botones na to. Kaso, hindi siya ganun ka, ano, gandang tignan. Mas type ko siya. Mas type ko tong isa. Ito. Ay, ito yung lalagay ko. Tatahi ko siya dun sa ibabaw. Kita nyo po. Kailangan yung mahigpit siya, yung hindi siya matatanggal. Hindi matatanggal yung botones. Kung alam nyo, pwede naman na hindi na siya matatanggal talaga. Pwede nyo na siyang itali. Pwede nyo nang ibuhod yung itali. Tapos na, pwede na natin isukat. Pwede na natin is yan. Yan. Hindi ko. Napakadali lang po kasi pagka
pag matuto na kayo, napakadali nun talagang magano, lalo na pagka masaya kayong mag-ganchini, ganun. Ganun yung ginagawa ko pagka wala akong trabaho, hindi ba ako masyadong busy, or kung wala yung amo ko dito, napag-ganchini ako. Kasi pag nandito siya, wala. Minsan sa therapy, pag nagte-therapy si lola ko, habang nagte-therapy siya, nag-ganchini ako. Iwas homesick na rin po, kagaya ko na nandito sa abroad. Sana po magustuhan nyo. Thank you for watching. Cute, diba po? Ribbon. Headband ribbon. Bye-bye.